You know. Kumusta mga tol? Ayos ba tayo dyan? Pasensya na kung medyo matagal yung pag-upload natin. May pinuntahan kasi ako, may mga ginawa rin, at nag-isip-isip ako ng... So, naisip ko gumawa ng isang segment na tatawagin natin To See is to Believe. Ganito yun. Yung mga napapanood nating tutorial dito sa YouTube, gagawa natin ng breakdown, review, sa dulo, pagkatapos natin siyang gawin. Kung legit ba siya at makakatulong ba siya talaga sa pagpiprint. Okay mga tol, sa first episode natin, ang gagawin natin ay kung paano magtanggal ng binil sa damit pag nagkakamali tayo. At direct transfer paper. Sa napanood ko kasi, sa kabilang channel, hindi ko na lang babanggitin kung saan kasi baka magkamali din ako. Ang ginawa niya is blower sa buhok. So, gusto kong itry kung legit ba. Kasi nga, dito sa channel to, gusto ko to see is to believe. At kung hindi ka pa isa sa mga tol natin, click mo na yung subscribe button at yung notification bell para updated ka na rin sa mga susunod pa natin mga video. Maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa akin. 192 na tayo. Para sa akin, marami na yun. Maraming salamat sa mga comment nyo. Nababasa ko lahat yun. At alam nyo naman na nire-reply ang rin. Ready na ba kayo? Kung wala na kayo ibang gagawin, umpisa na natin to. So mga tol, ang una natin gagawin yung pagtanggal ng heat transfer binil sa damit. Kung nagkamali tayo sa pangalan, sa letra, tingnan natin kung legit yung blower. Sabi kasi doon sa napanood ko, saka sa Facebook, blower lang daw pwede na. Try lang natin sa nail cutter o kaya dito. Importante lang naman maangat natin siya yung binili sa dami. So try na natin. To see is to believe mga tol. Legit mga tol. Subukan pa natin ng isa, baka tsamba lang. Mukhang tsamba lang ah. Tapa nga. Ayos ba mga tol? Mamaya, tatalakayin natin kung pwede ba talaga siya o applicable ba talaga siya sa lahat ng klase ng design. Ang isusunod natin mga tol ay sa dark transfer paper. Gamit daw ang bond paper.
Tara mga tol, lipat tayo sa heat press. Unang gagawin natin mga tol, ilalatag natin yung gamit na may drag transfer paper. Lagyan natin ng palaman sa may ilalim ng damit na nakasentro din dun sa layout, sa design na DTP. Ang temperature na gagamitin natin ay 180 degree. At yung time niya, yung seconds, ay 10 seconds lang. Kailangan natin siyang tanggalin agad pagkaangat natin ng heat press. Huwag natin siyang palamigin para medyo nakakapit pa siya dun sa papel. Ayos ba mga tol? Legit ba? Medyo may mga natira na maliliit, so heat press na lang siguro ulit yun. Pero para sa akin, okay siya. Pag nagkakamali. Ayun na mga tol. Nakita nyo naman, yung sa ginawa natin na natanggal naman natin yung drag transfer, yung vinyl, natanggal din naman natin sa pamamagitan ng blower nga. So, eto na ang problema. Para sa akin lang ha. Sa akin lang. So, kung wala na kayo ilalagay dito na pangtapal o wala na siyang ibang design kundi yun lang, makikita ni customer yung adhesive, yung bakat niya sa damit. So, sa akin lang ha, baka masigra tayo sa customer, sa client natin pag nagbigay tayo ng t-shirt na ganun. So kung kaya naman natin palitan yung damit, palitan na lang natin, di ba? Kaysa naman hindi na bumalik si customer. At isa pa, siguro applicable lang siya sa mga ganito, sa mga pangalan, sa mga maliliit na design, sa mga maliliit na details. Hindi na siguro niya kaya yung malaki. Hindi niya na kaya ng blower talaga. Kasi tignan nyo naman, makapal yan, tsaka malaki. At doon naman sa DTP, bumabakat din yung adhesive niya. Kitang-kita lalo sa mga dark color, katulad ng sa black. Katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, kung wala na kayong ilalagay doon, na ipapatong, na mas malaking design doon, makikita talaga yung bakat ng unang layout kasi obvious yung adhesive. Kung kaya naman palitan, palitan nyo na. Para bumalik din si customer, diba? Ako nga pala si Worm Rubio ng Japan Sin Rapid Design.